Bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming mga videos. So what's up mga Choy, and welcome to the Uncle O Black Vlogs. Isa ang magpimigay kami ng mga unbiased, true, at honest opinion sa mga stand-up scooter. Ngayong episode na to ay may surpresa kami sa inyo. Nandito tayo ngayon sa Cabo Scooters QB! Choy, nandito tayo sa loob ng Cabo Scooter Philippines at kasama natin ang poging-poging may-ari ng Cabo Scooter Philippines na Sister Eugene. Palakpaka naman tayo dyan! Okay. Now, Sir Eugene, first question ko lang po, paano nga ba nag-start ang Cabo Scooter Philippines? Well, 2 years ago, nag-start kami as extreme scooters. So, we started as a repair shop company. I started liking electric scooters and doon na ako nag-start mag-modify ng mga scooter. So, pinapabilis namin, pinapahaba namin yung range. And then, sa dami na nung mga nahawakan namin iba't ibang klaseng scooter, doon na namin medyo nakita yung parang ingredient na kung ano dapat yung, ano yung magandang brand or ano yung magandang design na pasok dito sa Philippine market. Kasi, most of the electric scooters talaga is designed sa pang mga maaayos na kalsada kasi pang leisure lang siya dati. So, knowing that Metro Manila, sado maraming lubak. So, isa yun sa naging major consideration namin. And then, marami na akong ni-research na mga models, na mga brands. Si Cabo yung pinaka nag-stand out talaga. So, right there and then, sabi namin, Cabo will be the future of scooters here in the Philippines. Okay, so mga Choy, meron tayong alam na unting background or unting history kung paano nga ba nag-start ang Cabo Scooter Philippines, okay? Now, Sir Eugene, next question ko lang po. Now, during this pandemic season or what we call the COVID-19 pandemic season, do you ever consider these electric scooters to be the new means of transportation ng mga Pilipino? Really a big opportunity for the commuters na ito na yung gamitin. Ito yung talagang parang solution or tinatawag namin ride of the future eh. So, kumbaga, it will bring you from one place to the other without the hassle ng traffic, without the cost na ma-incur mo kung gagamit ka ng kotse. And it's really fun to ride. Tama, ayan. So mga Choy, dagdag ko lang din sa sagot ni Sir Eugene. Of course, magagamit kasi natin, once you have these electric scooters, mapapractice natin, lalong-lalo na ngayong pandemic season, ang social distancing. Kasi once you have this scooter, you can ride solo. Solo ka lang dito at malayong-malayo si COVID virus sa'yo. Oh, question naman po natin, sir. As we all know, the electric scooter industry is actually very booming right now or actually very in demand po siya. So what makes Cabo Scooter Philippines different from the other electric scooter manufacturers po? Well, number one, it's an ODM. ODM meaning it's an original design manufacturer. Ibig sabihin nun, lahat ng parts na ginagamit for Cabo scooters are custom made for the brand. Ibig sabihin, these are of high quality. May sariling molde. And you can see all the brandings from all sides of the scooter. So, unlike with other generic scooters, there are like, they may use the recycled aluminum, recycled batteries. So, yun yung mga bagay na hindi mo makikita by just looking at the scooter. Kasi it's inside the deck, the parts are hindi branded. So, yun yung pinakalamang nung Cabo with other brands. And Cabo Scooter Philippines offers 1-year warranty. Understood. Alright, so yung mga Choy, meron na tayong onting alam tungkol sa Cabo Scooter Philippines.
Now, may dagdag rin ako kasi actually dito rin kasi ako nagpapagawa ng electric scooter ko, which is a Skywalker 10S or I think 10S Plus. Ito, ang kauna-unahang electric scooter distributor na mayroong sariling kasa. Meron silang service center na papakita namin sa inyo mamaya. And now, sir, next question ko lang po, or last question. What can you say about the aspiring riders na who wants to invest in this kind of means of transportation? Knowing what will fit on your requirement. Una, your body weight. Pangalawa, your route, kung saan yung madalas mo siyang gagamitin, saan yung ruta mo, saan yung biyahe, gaano kalayo. And pangatlo, budget, of course. Huwag niyong hanapin yung cheapest. Settle for a more reputable brand. Settle for a very good suspension, body build, and after-sales service. Kasi hindi naman na rin sobrang nagkakalayo yung unbranded at saka din sa branded. And yung peace of mind, malaking bagay na kapag ka nagkaroon ng problema yung scooter mo along the way. And yung trust na lang on the brand and the factory na gumagawa ng scooter. It's a safety. It's a number one safety na at least confident ka na solid build yung scooter mo. So, ayan, sir, maraming salamat po, Sir Eugene, sa pagpapa-unlock ng first interview po namin sa Uncle Oblak Vlogs. Na mga Choy, syempre hindi matatapos tong episode na to hanggat hindi tayo nag-test ride. O, ang tinatawag natin sa Uncle Oblak Vlogs na test fire. So, panoorin natin to. So, ayan, mga Choy, nandito tayo ngayon para ipakita ko sa inyo kung ano ang specs nito at saka kung magkano siya. Sasagutin lahat ni Sir Eugene ang inyong mga katanungan. Ito nga pala ang pinaka-low-end ng Kaabo, ang Kaabo Air. So, Sir Eugene, ano nga po ba talaga ang specs nito? At saka, magkano po ba siya? Kaabo Air is 36 volts, 7.8 Ah with 350 watts motor hub. Ibig sabihin nun, ang kaya niyang itakbo sa maximum speed is 35 kph. Sa range naman, it's 30 kilometers. So, ang SRP for this one is 28,995. Ito ang mid-end ng Kaabo ngayon. Ito ang pinaka-latest at pinaka-bagong model ng Kaabo. Ito ang Mantis 8. I-explain sa atin ni Sir Eugene kung ano ang specifications niya tsaka kung ano yung travel distance niya. And magkano siya? Ito naman sa Pilipinas, tawag namin is Mantis Mini. So, mini version siya ng Mantis. This is the latest model we have. And this one is 48 volts. 18 kWh with 800 watts times 2 na motor hub. Ibig sabihin, dual motor siya for the 8-inch model. Maximum speed nito is 55 kilometers per hour. Maximum range is 50 kilometers. SRP is 68,000. Mga Joy, ipapakita namin sa inyo ngayon ang top of the line ng Kaabo. Ito ang Wolf Warrior. Sir Eugene, ano nga po ba ang specs nito at magkano po siya? Wolf Warrior is ito yung sabi mo nga ito yung top of the line. Ang specs nito is 1200 watts bawat isang motor, 35 kWh na LG battery, and max speed nito is 80 kilometers per hour with a range of 110 kilometers. With the Wolf Warrior, meron siyang dual fork suspension, ito gamit talaga pang motor. Tapos yung built nung body niya is pang off-road. So, ang SRP is 135,000 and it has the mini motors power system. So, Eugene, marami po nagtatanong kasi sa amin, ano? Meron po ba kayo installment dito sa Kaabo Scooters? Meron. Meron kami for credit cards, BDO, BPI, Metrobank. And meron din kaming home credit, kaya lang sa ngayon hindi activated pa dito sa area namin. Pero, meron na kami nun. Up next, mga Choy, sasamahan nyo ako mag-test fire mula sa low-end hanggang sa high-end ng Kaabo Scooters Philippines. Masasabi ko lang dito, no, swak na swak sa budget nyo para pamasok ko sa trabaho
Tapos, wala. Since wala siyang suspension, mga Choy, iba yung pag-iingat lang pag sa pag nagdadrive kayo. Siyempre, medyo matagtag siya ng konti. Mga baguhan na nagdadrive, dahan-dahan lang po tayo. Kahit masabihin po natin na electric scooter siya, powerful pa rin po siya, lalo na sa mga beginners. So, ayan, mga Choy, papakita ko sa inyo ngayon dito na wala siyang suspension, pero stable na stable ang gulong niya. Lalo na nung nilaride ko siya, sobrang ganda ng feel ng gulong niya, makapit. Tapos bukod pa doon, yung stability ng stepboard dahil sila napakaganda. So ayan mga Choy, sana nakapagbigay ako ng konting kalaman sa inyo tungkol dito sa low-end scooter ng Kahabo Scooter. So mga Choy, pagdating naman dito sa mid-end ng Kahabo Scooters, ito yung pinaka-latest nila, ang Mantis 8. Masasabi ko lang dito, no, yung comfort riding niya, maibibigay niya talaga sa inyo kasi dual suspension siya. So pagdadaan kayo sa mga rough road, hindi siya gaanong mararamdaman. Tapos yung stability ng pole niya is sobrang stable. So hindi kayo mahihirapan mag-control pag gamit niyo siya. Sa mga magtatanong kung gaano ba siya kabilis, sa experience ko kasi na ni-ride ko siya dito sa Quezon Ave, napatakbo ko siya ng 55 kph. Ang weight ko is 175 pounds. So kung medyo mas magaang payo kaysa sa akin, expect nyo na mas mabilis siya at kayang-kaya kayong bitbitin itong scooter na to. Sulit na sulit siya, lalo na dun sa mga tao na gusto ng speed, sa mga gusto ng comfort ride. Lalo na pagka nag-rough road kayo mga Choy, hindi kayo magsisisi rito sa scooter na to. Sa mga magtatanong kung gaano siya kagaan dalhin pag finol siya, magaan siya mga Choy. Lalo na pag ikakarga nyo siya sa sasakyan nyo, napagaan niya. Talagang masasatisfy dito pag bitin yung durability, speed, tsaka state stability, talagang 100%. Walang magsabi, 100%. Napakaganda talaga ng ulit ako. Kaya sa mga gustong bumili, good investment ko para sa inyo, bukod sa less hassle sa traffic, mabilis ang pagbiyahe ko. Kung gusto nyo ng malayong distance, okay na okay ito para sa inyo mga Choy. Konting kaalaman mga Choy, alam niyo ba na Kahabo Scooters Philippines ang kauna-una ang nagkaroon ng service center para sa mga electric standard scooters. So sa may mga katanungan, PM lang po kayo sa page nila. Sa mga nagkakaroon po ng problema sa kanilang mga electric scooters, tawag lang po kayo sa page nila para ma-repair po ang inyong mga standard scooters. So sana madami kayo natutunan about sa episode na ito. Na ever you're actually interested in buying electric scooters dito po sa Kahabo Philippines, huwag na huwag yung kakalimutan ang kanilang hotline, Facebook page, and of course, Instagram account. Huwag niyong kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aming mga videos. Ako nga pala si Luigi, ang inyong test my rider. And guys, dito sa Oblock Vlogs.